YouTube and Twitch. Ayan, happy viewing sa inyo. Mahirap lang din kasi, Jay. Parang pag pinanood mo na yung teamfight agad, parang nag-imagine ka na ng scenario, kung paano yung magiging play ng both teams. Nahihirapan na agad ako sa draft ng Darkside kasi pag nag-rolling Thunder, pwedeng sigawan lang. O kaya, pag naunahan pa siya, mas kawawa siya. Yung Nashrak, pwede lang naman ni Coil. O sabihin natin sumama yung Abaddon, yes, meron silang pang-dispel, may control sila, pero yung damage, sobrang naglalak para sa akin. Kasi Lashrak lang eh, so pag unang namatay yung Lashrak, hindi nagawa dito ng trabaho ng Abaddon, tsaka na ayo yung isa sa mga trabaho nila na sustain plus isave yung Lashrak, may hirapan sila mag-execute ng teamfight. Mananalo sila dyan, feeling ko, basta pasip-sip naman by Abaddon, kahit konti. Ayun lang, tignan natin. Kasi out ano din eh. Parang lahat ng heroes dito ng Darkside, nasagot ng Team Spirit. Ayun. Happy, diba? Happy viewing pala, Boss Conchucks. Jay, binuntagay na sa Taani. Depende, boss, if game 3 tayo. Murag. Pero last series na to, so hindi tayo abot ng bone tags talaga. Hindi eh. Sino ba yan? Hindi ko rin kilala yan. Search ko nga. Eddie. Kaya nga tinatanong kasi hindi mo binabasa. Kala ko naman may something kinemerate. Pero sanay ko to. Laban kay Mira, tinago lang. Oh, harassment wise, matik. Talamang agad si Mira. Daming naman normal attack dyan eh. Pero dito siya kay Abaddon. So yung lane dito ni sanay ko at ni Dizzying is tingin ko magiging okay naman. Pero yung kill potential hindi ako ganun natataasan. Kasi tatago lang ni Shadow Demon yung Abaddon, wala na eh. Mm-hmm. Madedenay na agad yung kill potential nila, pero ang lakas. If ever na maiwan dito yung Beastmaster, tapos biglang nakalapit na maayos dito si Dizzying, unbased ng attack speed yun. So yung Curse of Avernus, mataas yung chance na mag-proc lagi. So eto, palubog lang dito, no? Kaya, sabagay yung SD din, in a way, parang anti-go lang, more on, yun nga, naging counter, no? Yung last pick nila dyan. Pag ginugo lang yun si Collapse, tatago niya lang. Tago lang, tapos yun, ganun lang. Makakapag-reset na yun si Collapse. Wag niya lang papaabutin yung papaabutin yung Curse of Avernus na makakapag-apat na palo. Pa. Mahirapan kasi sumabay sa pacing ng tempo mamaya yung Darkside once umagressive na dito yung koponan ng Team Spirit eh. They need Radiance, di ba? They need the Bloodstone. Yun yung mga key items, kaya i-avoid mo muna as much as possible yung mga early skirmishes eh. Oo. Tsaka problema pa dito ng Abaddon, Jay. Yung Apothic Shield niya kasi isang wild access lang yan eh. Oo. Diba? Pupunta ko agad yan eh. Basta pasipsip lang by Abaddon. Diba? Tignan natin kung sisipsip ba siya o siya yung sisipsipin. Kahit konti lang naman, kahit makasipsip lang naman si Abaddon, kahit konti, pwede na yan. By Abaddon. Pero yung lane ng Team Spirit sa top, I doubt na mapapahirapan yung Ursa dyan. Again, si Pango, tapos ang kasama mo pa, Enchantress at Ursa ka. Diyos ko, easy lane sa'yo yan. Yung mid ang tinitignan ko kasi para sa akin, nakita ko na nagdaron ng matchup yung Lashrak at pack. Ang ginawa lang ng Lashrak dahil nga given na malambot yung pack. At pwedeng-pwede siya mag-spam ng skills. Ayun yung ginagawa. Yung normal-normal niya, spam ng skills. Na umaalis na yung pack. Nagiging easy lane na kay Lashrak. Kay Lash. Parang nagiging ginagawa ng Lashrak doon is parang Quasvex Invoker, nakakain ka ng takot tapos makikipag-treat yun ng normalan. For me, pagalingan na lang to sa rotation eh. Both mid laners naman natin effective. Once gumank yan, makakapag-provide niyang ng kill yan across the map. No? Either left side or right. Pero ayan, Yatoro. Siyempre, gustong-gusto niya yung matchup na yan. Ursa against sa melee hero. Pero may advantage naman din dito yung Darkside kasi they can just easy lift or out nga lang with the squash back na ginawa kanina dito ng Pangolier. No? Pero hindi ko nakikita ang magiging sobrang yaman ni Blizzy dito sa may laning. Mm-hmm. Lalo na pag nagkaroon na ng yung palabas na yung 6 minutes run kung saan magro-rotate na yung dalawang support from both teams. Kung titignan ko may matchup, lugi agad yung Pangolier dito sa may Ursa. Tapos sa may baba, kung mag-charge yung Abaddon, wild access lang para maputol yung, maaalis agad yung Apothic Shield at hindi na matapang pa yung Abaddon. Pero ito, wala pa naman nangyayari. 3 minutes. Wala pa nagkakaroon ng first blood. Medyo makat yan, kaibigan. Tinan mo iniinom ko pagka nilagay ko dito kulay black. Kasi green siya, no? So, pwede natin ilagay. Hindi siya makikita ang sponsor. Mukha nga lang alak. Pero pwede na. Ang sakit. Diyos ko. Grabe kami po. Karamdam yung... Naramdaman mo? Impetus, pre. Masakit. Pero, Larn?
Medyo nahihirapan siya sa mid, ha? Nakaharas at nakaharas siya nila Shrek. And given na may bot in, ha? Plus may magic stick. Easy lane para kay Shrek. For sure. So, eto yung first blood, Yatoro. Yun, na-take down niya din si Blizzy. This time, di siya makakawala. And that first blood, syempre, brought to us by 747. Join our group. Just scan the QR code. Nasa gilid lang, guys. Or, much better, message na kami sa KuyaNic page. Sa mga gustong mag-bet, ano? Meron tayo NBA dyan. Tons of, ano? Tons of games. Varieties. Yeah. Diba? Mapas esports man yan or sports. Diba? Pata na kayo 747, guys. Para sa mabilisang cash out and cash in. Diba? Pero tingnan natin yung nangyayari sa ngayon. Yung bottom lane naman dito ng Team Spirit, mahihirapan talaga pamatay yung Darkside dyan kasi ngayon na pabor na sa Team Spirit yung Creep Equilibrium. Ang dali pa i-deny ng kill potential kasi itatago at itatago lang. Pero ang sakit ng tingnan. Ah, naramdaman mo ulit? One port pre. Naramdaman mo ulit? Hindi. Ayun. Kala ko naramdaman mo ulit. Kilala talaga yung survive nila pero duda ako dito sa Darkside kung kakayanin nila yung mid game. Eh. Mahirap i-sabayan yung tempo ng lineup dito ng Team Spirit, especially kapag passive lang yung mga heroes nyo. So, tignan naman wala natin. Wala po bang kiss cam, mga sir? Applicable lang yun kay Boss Jules. Pwede ng kakiss cam. And Sir Mike naman, together with Madam Alfie. Bossed Jules. Doon yung request eh. Mga request, pero Rubik, ayun, mabibigyan. Kaso lang, may posh ka, nakapagpapa ng Nature's Attendance, so kailangan trabawin ni Blizzy ito. Actually, na-realize ni may posh ka. Pwede na bang itang labanan, baby boy? Impetus, sabay mamba. Grabe, Impetus Raindrop since today. Welcome to L to the G to the B to the T. Binato ng Rainbow Mike eh. Makaka-convert ka ba doon pag binatoan ng Rainbow? Mukha mo ang na-convert. Na-convert ba? Na-convert siya pero grabe. Infuse Raindrop seems to die para dito kay may posh. Yep. Kung wala siyang Infuse Raindrop doon, hindi naman mamatay yung pango. Tapos clutch din yung ano niya. Isang kalabit na lang yun eh. Paswing na yung fencing niya eh. Diba? Fencing tawag dyan. Fencing, tama. Eh, nakapag-hitter. The Musketeer eh. Grabe nga, yun no. Doon mo makikita yung kahalagahan ng mga ganong item. Yung mga Infuse Raindrop, di ba? Doon clutch yun. Small detail, pero big nagmamatter ng big. Oo, isipin mo. Yung ganitong kill sa side ng Team Spirit o yung death ng Pango, sobrang laking bagay yun para sa kanya. Kasi hindi na nga maganda laning stage niya, namamatay pa siya eh. Yup. Ayun nga pala guys, inaanyayahan namin din kayo na manood ng Grand Finals ng CSGO. Bakbakang Face Clan po yan against Cloud9. Grand Finals, best of 5. Baka magkas ako ng isang game dyan, Mike. Mamaya. Oo, baka magkas ako ng isang laro. Nag-request ako eh. Kaya Direct Omits, yun. Baka lang, pagkas na itong series ano pala yung ano dyan? Hindi ko kasi alam. Ano yung CSGO 2? Ano yun? Parang Dota 1, Dota 2. Ah, so iba talaga siya. Hindi siya yung upgraded na, no? In-upgrade siya. Nagkaroon ng mga reworks. So, mas pinaaliwalas, pinaganda yung laro. Kala ko na eh. Alright. Approve. Okay na yun. Basta tumawa si Direct Goods na yan. So, yun na nga mga kaibigan. Hindi, kala ko kasi parang ano siya, parang... Pag pinindot mo yung CSGO sa Steam, ayun na yun, yung CSGO 2. Oh, upgraded na nga siya. Ah, okay. Inano siya, nirework siya, mas pinaganda siya. Nilagyan siya. Kala ko ibang ano na, ibang... Upgrade yung... Ibang laro na rin, pero balik tayo sa Dota mga sir. Dito naman, Mursa together with... Beastmaster, okay yung laning stage nila. Hindi maka-abante o hindi makapang-gangster si Abaddon dun sa may baba kasi isang wild access lang talaga yung kanyang apotic shield. Sumasabog na. Hindi na siya tumatapang pa. So, nai-slow din kasi siya. Medyo masakit siya. Nagiging normal attack dito ng Beastmaster. Pero yung lane ng Lashrak. Yun nga yung gusto kong bagitin din sana dito. No? Ahead na siya ng at least 600 gold versus Pox. So kung magtutuloy-tuloy yung gantong laro ng Lesh, hindi no, malabong maprovide niya ng space yung Abaddon for his Radiance. Pero like I've said, ang kalbaryo dito, mid-game talaga. Pag once gumalaw na itong Team Spirit, ang hirap pigilan niya. You have Beastmaster, Pox. Two supports are very aggressive as well. And also yung Ursa. And access sa Roshan kasi. Oh, ang problema pa dito ng Darkside, wala silang pamatay sa alaga ng Enchantress. Kaya Enchantress, free na nakakapang-gangster. Already have wards dito sa may triangle camp na Darkside. Hindi mo maistakan eh. Tapos meron, yun nga, meron silang wards dyan. So, ang malupit pa niyan, solo XP si Ursa, nakaka-experience din siya, di ba? Ito nga lang ang nakaw by Rebel. Mga boss, ano? Sabi ni Mira, pinaghirapan ko yan, kaka-shadow poison. Kukunin nyo lang ng ganun.
Pero mati kasi yun, ibasa na ng mga pro yan. Eh, Shadow Demon nasa baba. Lilihis lang ng konti, babato ng Shadow Poison. Nawawala-wala sa baba. Eh. Tapos hindi papakita naman sa ibang lane. And capable si Leshrac na kumuha talaga ng multiple stack. Oh, lalo na kasama niya pa yung Ayo doon, di ba? Well, yung kalakasan naman ng Ayo Leshrac dito, darating mamaya po once na magkaroon na shard yung Ayo, di ba? Pero si Mipooshika... Yoy, naku mga kapatid, piyasa ng courier. Sobrang hayahay ng ano dito. Ito yung mga tinatawag na Enchantress game for me. Malapapi ano to, malapapi Enchantress to nung TI. Na sobrang ano, sobrang kalaban. Saya. O, nakakairita. Yun yung pinaka-term. Nakakairita kalaban. Yung read nila dito, dinrap nila yung fresh sentry wards, hindi dun mismo sa cliff. Inexpect nila na baka nagtanim ng sentry dito or pamblock lang ng ano ng ancient or nung either neutral doon na normal. Tapos pero babalik siya. Ang ganda nito kasi nakakapag-farm siya at the same time, naagawan niya ng farm pa dito ng dark side. Tapos yung carry niya nakakapag-free lane. Yun nga. Solo XP. Okay na okay. So talagang it's up for the course ano, Dazzle tuloy si Dizzling dito no sa baba, tatry nila. Nandun Shadow Poison, pero it's Abaddon. Rotation coming from Blizzy. Popping is Rolling Thunder. Na-counter nga lang agad ng Roar yun, so wala siyang aabutan. But here comes Suneiko together with Rebel. Wants to punish this Beast Master and they will be successful. Collapse mabibigyan doon. Mira pa, pwede makuha. Nandun yung Lightning Strike mga tropa. And this Shadow Demon is nowhere to be found na after that kill na nakadalawa. Pero paring Lesh. Yes, pero that's gonna be a double kill para dito sa Lesh na kahit paano natutulungan nila yung lane ni Abaddon. Even getting dito yung Beastmaster na ang ganda ng timing nila. Ay, ay! Enchantress, solo kill lang papatay ng neutral gamit shield si Centaur. Crush. And now, shield crush palayo and mapipera naman. Muntigan pa. Ba yun? Sun strike, ilagan mo. Muntigan ka pa nga, grabe. Ay, buti, walang sun, buti walang Sunstrike. Oh, hindi pala Enchantress yun, yung sa Beastmaster pala yun. Sa Beast? Oo, oh, Enchantress. Dalawa kasi silang may control unit eh. Ninet. Net mo. Wala na, patay na to. Uy, no. Pero may tutulong ha. Hindi pa, malilift. Sabi niya, nandito naman yung relocate eh. So may posh ka, punishable na siya dito. May, hindi siya, may untouchable man siya or what, or wala. Spell ang kikitil sa buhay niya doon ano. Ganda nilalaro nila, well played yung naging rotation na pag-convert ng dalawa sa baba and dito naman isa. Nakakuha na naman ng another one. Buti naman nanalo dito yung Lesher kasi yung pangit naman tignan para sa dark side kung yung side lane, dalawang side lanes nila talo na pati by mid. Dede, pag ganun yung scenario, basic game para sa Team Spirit yan. Grabe naman, pa-fury na yung Ursa. Wala namang gumagalaw sa kanya eh. Sabagay, yung lane niya dito, ayahin, nakill niya nga actually si Blizzy, di ba? Mm-hmm. Isang beses sa taas. So talagang uncontested na yung magiging farming dito ng Ursa. And mahirap makapag-catch up yung Abaddon. Yun yung magiging weakest link nila kasi magtutuloy-tuloy na yung ano eh. Farming mode dito ng Ursa eh. Habang hindi pa radiance yung Abaddon. Ayun na, 11. I'm expecting 12 ha. So advance pa siya ng 30 seconds. Oh. 13 yung pinaka-ideal talaga, casual, or at least average. Pero may Bloodstone sa Rebel, ayun, pagtipin na sa may tap para bumili ng Bloodstone. Yes, 11 minutes, the usual timing din naman ng Bloodstone is 13, so mayaman din talaga yung Leshrac. Mabilis. Yes, no? Kung mabilis yung Ursa, mabilis din dito for Leshrac and mukhang based sa galaw nila dito, magtitig na sila ng objective. So kailangan nang ilayo yung control unit at baka madamay pa yan. Sa pagpapapera nga po dito nung Leshrac. So, he could just easily pop his second skill na level 3 na para ma-push tong tower. Pero, di nila itutuloy. Actually, they have another plan, ano? Papuntayin nila yung Abaddon, but they need to defend their mid lane. Siyempre, hayahe dun si Pop. Yes, tama ka nga. Kaya tinuro ko yung mid ng Darkside mukhang makukuha na. Pero to, the stack, makukuha naman na Rebel. Hindi na maagaw dito ng Enchantress. Enchantress or rather na Team Spirit mismo. Pero yung word na to, hindi na the word. Yeah, hindi parang siguro, kala siguro ng Darkside, lumilane na lang, pumupunta na lang talaga yung, Enchantress. Uh-huh. Para mamboset, pero the tier 1 middle tower of Darkside has been taken down. Pinakamahalagang tower sa may game. Easy. Map opener yan, mga boss. Ano? So ito, gaganti naman ng objective yung Leshrac. Diabolic na siya dito. Naku, tinaiming. Tinaiming, no? Nag-lift, pero maya pa doon naman. Wala naman ng way para hindi matuloy ang push na to, no? So,
trying to delay lang para sa side ng team spirit, para hindi sayang, syempre. Okay game pa rin sa team spirit naman. May ginagawa sila sa baba eh. Yep. Kumukuha rin yung ng Torium Beastmaster. Oh. To objective na nga actually yung na-take nila. Pero 4K advantage for team spirit, even though equal lang tayo in terms of score line. Wala eh. Score nga, okay lang naman kasi. Ang kaya lang naman naging, kaya lang naman naging equal yung... Ito dito yung score natin dahil sa Lashrak. Lashrak. Siya yung diba? Kumana talaga dito all the way. Pero, I'm talking about Enchantress kanina. Yaman naman ito, boy. Alos 800 lang lamang nung Pangolier sa kanya. Pero yung Pango, mayroon naman ng mechanism. Nakapag-form siya ng mahi. Nahuli nga lang yung Balbon. Mira dito. Ha, siyang kawala, Mike. Napalubog naman si Roger dito. Pero, mapupunta na kay Blizzy. Garantisado yung kill. So, another one, ang nakakuha ng kill, Darkside, naging 5k net worth ng Team Spirit. Doon napunta. Sobrang free farm nung tao dito, Ursa at Beastmaster. Wala talagang gumagalaw sa kanila. Oh, wala ka ng... May Rolling Thunder naman. So makakapag-out. And hindi na... Uy, bumalik! Ah, may pag ikaw neror, yun na nga. Relocate play pala to. So according to plan, mga kaibigan, Roar will be used, pero here comes Roger as well para tulungan na din, ano. Siya pa nakapatay actually with the stolen wild axes. Grabe yung sustain ng ayo dun, tsaka ng bloodstone na red mismo. At munti ka na nga mamatay dun, yung Pangolier, buti na lang nakapag-rolling thunder siya, even nakabaka pa man dito si Rebel tsaka si Sneko. And na-convert na rin yung toy kill. Kahit pa paano, nakakuha talaga yung kill yung Darkside. Kaso lahat yung kill, Shrek. I'm expecting... Okay lang naman. Kaso, pag namatay yung Leshrak, wala nang damage. I'm expecting a smoke play dito for Team Spirit, ah, since nabili na nga nung Ursa yung Blink Dagger. So, Blink Reveal, unless magpakita siya sa lane. Palapit na yung Courier, eh. Makikita niya dito. So, carry sa carry magiging labanan. Mamamatay nga lang yung Rubik sa neutral. Krebs! Padenay. Padenay ba siya doon or what? O, mukhang nagpadenay. Para din na makuha dito ng Team Spirit pa yung gold. Na mapupunta sana sa kanila kung napatay nila dito yung Rubik. Pero as of now, 15 minutes, 6-4 yung score. Pero the net worth lead is in favor of Team Spirit. Yung Ursa nila, sikat na sa mga krepas. Yep. Parang pag dumadaan sa neutral creeps yan, sumisigaw na yung mga neutral creeps. Yung Ursa, parating na. Nagmamakaawa na. Wag po. Sikat din eh. Pero strange, no? Lashrak sila, pero sila yung unang nakuha ng dalawang Tori agad. Yeah. Tapos yung Team Spirit, isa pala nakukuha sa kanila. Pero props kay Lash talagang as much as possible, ano yung pinaka-way, paano niya matutulungan yung teammate niya. I mean, na-dominate niya ng bahagya yung mid, di ba? Nalamangan niya yung puck. Well played yung mga rotation. Wala ka nang hihingin pa para sa isang Lash dito eh. I mean, nagagawa naman niya totally yung role. It's just that, nabe-behind na sila because ang yaman ng Enchantress, yung Ursa matchup, against Abaddon, talagang lugmok na din, iwan na lamang na ng 3K ngayon. That's why, hindi na sila makaporma gano. And here comes the attack. Come from Team Spirit. Even though nandun yung sustain, hindi kakayanin mga kaibigan. Dapat nirelocate na lang ata agad. So napalubog pa nga mga kaibigan yung Abaddon dito. And na dream call, pinuno mo na sa loop judge. Kailangan ka ng kalusin. Sabi nga niya FPJ kay Eddie Garcia. And dapat na kill, ano? Yung makpo provide or makukuha. Actually, team wipe pa nga to. And yun na nga, sabi ko sa iyo, Mike, mid-game. And pag nag-start na umata kay Team Spirit, ganito talaga kalala yung magiging outcome. Oo, at ang bilis ka mo ng pangyayari. After nun, mako-convert pa nila yung team fight na napanalan nila into Erosion. Ang problema kasi dun sa may side ng Darkside, sobrang bilis na burst dito nung Lashrak. Even na sustain nila. Yung sustain, hindi lang basta sustain, ha? Mm-hmm. Bombang sustain yung ginawa sa Lashrak, pero hindi pa rin kinaya kasi yung relocate din ng Ayo, sinubukan niya naman dito kay Lashrak, pero bilis ng burst, hindi eh. Enough yung time, yes. Yeah. Hindi rin, hindi niya rin talaga kaya i-outheal dito yung damage ni Yatra, pero that Russia... Siguro nandun yung Pango, mamimeka pwede pa, no? Hindi, yun yan, na-meka. Na-meka pa ba siya doon? Bombang inaabot. Bombang sustain nga ginawa nila, ang problema, kulang talaga. Yun nakapitan na nakapitan eh. Yung Russian kill na naganap na dyan kanina is brought to us by Vortex. For your next PC upgrade, go for Vortex. So all of a sudden, tatlong kills yung lamang pero 10k advantage. And now, Ursa, popping is in range, bursting that Lashrak. Hindi na nakaporma, Mike. Dagger, solo lang siya doon ah, mag-isa. Oh, deny na agad yung ano niya, yung snowball niya. Yeah, wala na, hindi na dalawang, siya agad totally. Two consecutive deaths na nangyari, tapos na yun.
Pero the question is, how di Carabao? Paano nila sabihin mo? Mapoprolong yung laban. Regents is up for Abaddon pero still he can't fight. Mike, hindi pa rin kaya. Kaya naman nila magprolong ng game when it comes to high ground defense. I mean, they have this Leshrac. Andito rin yung Rubik, andito rin yung Pango. May mga skill na pang clear out agad ng waves. Pero ang problema, eh pag mga ganong scenario kasi, pwedeng ipilit na ng Team Spirit na pasukan sila eh. Uh-huh. Ano pa lang, oh, si Abaddon, Radiant pa lang. Hindi problema eh. Mabagal yung farm ng Abaddon. Bagal talaga. Contested din kasi yung baba. Tapos yung Lash, yung... Men, yung core dito ng Team Spirit, apat. Baka nalilingat ka eh. Mm-hmm. Apat yung core niyan. Kasama na si Enchantress. Kasama na si Enchantress. Kasama na. Yaman men. Eto, Dream Coil. Sabay jump in. Leshrac nga, hindi kinaya makasurvive. What more? Pangulir. So, Soneko, na-apotic shield siya dyan. Wala siyang mapag-connecta ng tether. Cooldown pa. So, he will be dead. Big time. And Yatro fighting with the... Pinawag na. Ay, Chiniji! 19 minutes, GG. Tapos, unboxing. Eh, kung ganun ba naman ang casting, eh, sarap maglakas, di ba? 19 minutes ang laban. Eh, yun nga. Hindi talaga kaya. Drop pa lang kasi eh. I mean, kung ibang team nga siguro, baka medyo tagal pa. Pero, nagawa naman nila eh. I mean... Maganda talaga ng sobra yung leaning stage ng Team Spirit, man. Yung... Lugi lang talaga. Yung kaninang triangle camp ng Darkside na pinaparman ng... Enchantress, tapos yung Ursa niya nakakapag-farm ng maayos. Ito malupit, kaka-comment lang ni Boss Matt Thunders. Boss J, mukhang comeback to ah. Positive game 390 minutes per game. Mukhang comeback ah. 90 minutes, di ka nagkakabal. Sakto, 90 minutes, eto 19. Comeback. Pero yun yan nangyari, pretty much uncontested talaga yung lanes ng Team Spirit maliban sa may pack nila. Pero yung pack, ang kailangan lang naman gawin ito, manggulot, mangulol sa dark side eh. Ano nagawa ngayon? Sorry for the term. Tama naman. Pero ayun na, sobrang... Hindi naman siya yung babukat talaga sa Team Spirit, yung Ursa eh. Isinungli-nung Ursa. Ako for me, sakto lang talaga eh. Sa trap. Nagawa naman eh, Lesh, kinaya, di ba? Kaso, ang daming sasagot eh. Yung Enchantress doon na pa. Sobrang nambosit talaga nung start pa lang nung laban. Ano? And then after that, nung nakuha pa lang yung Blink Dagger. Okay na eh. Champion na agad yung ano eh. Tapos, champion na yung Team Spirit. 11 minutes Battle Fury. 11:30 to be exact. Ano? Tapos, dun na, nagtuloy-tuloy. So, let's see kung magtutuloy-tuloy ba sa lose streak yung dark side dito. Sarap man and magkasta. Magiging undefeated ano yung Team Spirit. So, balik tayo sa game number 2 guys. Diyan lamang kayo. More Dota action to come. Bawi kaya or what? Malaman natin yan sa ilang sandali. Dagger out.